Hello, good morning guys. Magandang araw po sa ating lahat. So, welcome back sa Workshop X Video Car Repair. So, may repair tayo dito. Ito po ay from Paranaque City kay Sir. Pangalan na ito. So, pinadala siya kahapon. Yan, kahapon siya. So, si Sir. Anong pila ng repair na ito? So, hindi ko nalagyan ng pangalan. 605 ito. Number 605 sa pila ng repair. So, kay Sir, yan. And kay Sir Fernando de Luna Jr. So, 605. Number 605 sa pila ng repair. So, yan. 605. So, number 605. Kasi 603 din. Ah, 604 pala. Tama ba? 604? 603 kasi yung last na-repair natin kahapon. So, number 604 po pala. 604. Okay. Number 604. Yan. Search nga natin ang 604. Yeah, so 604. So 604 ang ating pila ng repair. Ayan. Tama ba ang ating pila? So, yung isa, yung napaship, so kanina, so tama. So, yan, number 604 sa pila ng repair. Yan. Ito siya, guys. Show natin. So, ito yung kanyang box. This is a big box. So, napakaganda ng box ito, guys. May magnet. Ayan, as you can see, this is RTX 3090 po. Gigabyte ito guys, Aorus Gigabyte. Ang modelo, ang brand pala. Ayan, so Aorus Extreme. 3 years warranty. Ayan, PC Direct. That Korea, from Korea siya. So, ayan, 24GB DDR6X po, ang memory. 4 years warranty. So, ito. So, maganda ng box nito, guys. Naka-magnet siya. May magnet. So, ito siya, guys. Ayan. Ayan. As you can see, this is very, very big. Super laki niya. So, Aorus GBN3090 Aorus X 24GB. Ayan. So, ang problema po nito ay may display siya. Sa pag ang gamit po ay itong ito yung issue niya kasi pinaturan ako sa mga. Pag itong dalawa, so may display po. Pag ito nakasalpak, no power po siya. Ibig sabihin po, shorted. So, itry po natin siya para makita. Yan. So, destroy natin siya para malaman. So, start na tayo. Okay. Yeah, so pag ano, yun lang naman ang issue na according sa customer. Shortage siya. So yan. Oops. Ay, hangat natin. Yan. So pag tinester mo siya dito. Sana ba yan? Ayan, so as you can see, ay, ako lang pala nakakita. So, ganda-ganda. Yan. Okay. Yan. So, may reading siya sa first. And second. Yan, may reading siya. As you can see. Yan. May reading. Tapos, pag dito sa last. Ayan. Nakita niya shorted siya. So, yan po ang issue niya. Shorted. So, sabi may display daw siya. Alam ko may display naman kasi pag ganyan. So, try nga natin.
Nakala ko may display yan kahit itong dalawa lang. Pero hindi siya maglo-load naman kapag ano, kasi kulang yung B-core supply niya. Yan, so try natin. Para makita niya. Magdi-display naman yan eh. Lang, try natin siya dito. Yeah. Siyempre, dun sa isa, hindi na natin siya itatry kasi matik yan. Okay, power on natin siya. So, try natin siya DC bench. Ayan. So, try natin dyan. Let's power on. So, power on. Ay, may OS pala siya. I'm not sure kung mag-on siya. Pero sabi ng customer, nalimutan ko na naman. Search ko nga. So, may sinad nga pa dito, tama ba yung aking pagkakaintindi? Ah, yan. So, ang sabi dito, pag dual monitor daw, okay, power off natin. May yung isa lang yung may display, yung isa wala. So, paano ba nangyari yun? Tingnan natin. Wala siyang display eh. So, pero ano kasi shortage siya. So, never mind the button. So, basta sira naman. So, kailangan talaga yung palitan. So, mayroon niya cause and effects. So, try na natin siyang palitan, guys. So, inaano lang kasi natin sinabi ng customer. So, kasi nag-search siya ng picture. Yung isang monitor, kasi dual monitor gamit niya. Yung isa may display, tapos yung isa ay wala. So, hindi ko alam kung paano nangyari yan na ganun. Pero ang ano, alam ko kasi nagdi-display yan pag ganun. Yeah. So, start na natin. Yeah, work na natin to. Huwag na natin siyang patagalin. So, may warranty sticker pa siya. But I think, no warranty to kasi wala nang warranty. Pinadala sa atin eh. So, ayan. Buksan ko na siya. For repair na. So, ang laki nito, ang bigat nito. Kailangan maganda ang iyong casing pag ganito. Para hindi masira ang motherboard, PCIe. Possible nito papalitan ng ano rin to. Ng papalitan na rin ito ng thermal pad. Okay. Kaya ito nasira, possible residue, kaya may dumi siya, so malalaman natin 'yan. Mangyayari lang naman natin siya binuksan. Masyadong mahal itong video card na ito ng mga kapanahonan, guys. This is very expensive GPU. Ng mga panahon na ito. Wala na. Wala na ng tornilyo. I think wala na. Yung dito naman. Wala. Medyo ang hirap lang nito tanggalin. Ayan. Ayan, tanggal na natin. Ayan. So, mayroon ng ano pala to. Tama nga. Yung thermal pad ay may residue na.
So, medyo old na rin pala siya, guys. Umangat na yung mga ano niya. So, kita naman, no? Bakat na bakat na yung ano, thermal pad niya. Crack na pati ito. Tay, crack na. Basang-basa na siya. So, kailangan na talaga siyang palitan, guys, ng thermal pad. So, ang dami lang ng thermal pad nito. So, pati pala yung ano niya, nilagyan ng thermal pad. Meron to. So, lahat. Gumagamit ng thermal pad. So, this is 1mm and 2mm for VRAM. Ayan. So, 1mm the rest. 1mm. Ayan. So, VRAM yung 2mm lang. So, ilagay na natin dito. Masyado mabigat. Baka mabasag. Ayan. So, shorted. Sana hindi pa nililis ng customer. Para ma-identify natin kung nasaan yung kanyang short circuit. Hello, mana yung mga thermal pad niya. Kakrak na siya eh. Dapat ito, hindi nalilinis muna. Para hindi muna siya lilinisin. Para yung ano, ma-evidensya, makita natin siya. Paano offline? So. Dami lang tornel niya na ito. Tapos dito, tornel niya din. Okay. So, may thermal pad pa sa likod. Okay, wala naman ah. Ayan, puro residyo na nga siya. Parang nahihiyan ito. So, nakita. So, yung napapansin nyo, nahihiyan yata ito ng pusa. Liquid damage siya. Umuwi natin ng paano. Pero parang siya nahihiyan, guys. Ay, no, nabasa siya na liquid damage. Yan. Lali na ta rin video. Yung part siya sinatama is liquid. Baka moist. Nag-moist siguro. Tapos natuluan. Moist, siguro na moist. Nabasa-basa siya eh. Silipin natin sa microscope. So, inspection muna. Ah,
Ayan, ang basang-basa siya. Sana ma-repair natin to. Dito sa bandang taas niya para siyang nabasa. So, to, ano pa to? Lumang version pa? Kasi ano pa siya eh, tawag dito. Kasi 24 GB. May, ngayon kasi may 2 GB na isang memory. Ito eh, marami pa oh. Ilan ang memory ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, sa kabila, 12 din. Yun. So, kaya siya 24. So, lumang version pa siya. Yun. Kumpara dun sa latest ngayon na naka-ano na siya, naka-program na lang na mayroon nga isang chip na lang. So, may na-repair ako nito. Kala may walang memory. Pero, may nakalagay na memory. Isang chip na lang. Pinag-isa na siya. Yun nga lang. Super mahal lang ganun. So, saan kaya yung shortage niya? Sa MOSFET dito eh. MOSFET. Sa power stage. So, check natin. Kung saan. Meron niyang ano eh. Factory flux. Kung saan siya nag-short circuit. Super ano pala nito oh. Talagang nagre-residue na siya. So, wala akong napansin dito sa kabila. So, lipat tayo dito sa kabila. Wala tayo sa taas. So, ano siya? Siguro parang nilinis yata ito. Hindi ko ma-identify yung short circuit. Wala akong makita. So, wala siyang nagpapakita guys na ano. Yung short circuit dun siya. Kasi ang BIN niya doon sa kabila na yun. Ang kanyang pili, ano, ito. BRM. BRM power stage. Yan ang malimit mag-short eh. Wala naman. Dito yung short. Area na to. So, check natin guys kung may board view siya. Alam ko meron to mga ganito eh. So, search ko lang guys. Ang model nito ay Aorus. Meron tong support ganda. GB and 3090. GB does and 3090 AX. Try natin sa AX. Try natin AX. Board view. So, hindi naman siya eagle. Eagle ba to? Eagle OC? Ay, hindi. Extreme siya eh. So,
So merong binibigay dito, Eagle, 24GB din. Pero hindi siya Eagle, Extreme ang nakalagay sa kanya, Extreme. So wala. Try natin ang Aorus. Aorus X Das 24 GD. So, tingnan natin kung may... So, Eagle yung pinapakita niya. So, ito, meron kay Tinexi. Indonesia Tinexi, meron siya. Tignan natin kay Tinexi. So meron siya kay Tinexi Indonesia. Kunin natin siya. Yan, available. Ay, schematic siya. Schematic, hindi siya board view. So, meron siya. Ano lang nga siya, schematic nga lang. Yan lang nilabas niya. The rest kasi is ano na. Eagle na siya. Wala akong makita ang board view. Tingnan natin yung ano. Yung Eagle. Parehas naman siguro ang Eagle. Wait lang guys, nagda-download lang tayo. Ng ano, para pakita ko sa inyo. Hahanap lang ako guys ng ano, exactly. Para siguradong ano. Wait for a while, I'm looking. Magandang ano. Makahanap tayo. Okay. So, ganun talaga. Ang ano lang available, schematic. Ganda sana board view eh. Para makita natin yung ano. So, ang pinapakita niya is ano. Schematic lang. So, never mind kung schematic lang. So, proceed na tayo. I-open natin ito. Yan, tapos
Sure, screen natin siya. Ito siya. So, mapping na lang tayo. Hindi ko lang alam kung parehas siya ng ano. So, check natin yung Eagle 1060. Nasaan na yun? Ay, resume. Show folder. Extract natin. Ito, try natin itong Eagle. Nawala siya. So, GB. Nasaan na siya? Okay, G. Ito siya. Ay, sala. Siya na. 34. 224. So, ito lang. So, try natin dito. Magkakayagi tayo dito. Ang same siya ng design. Ayan. So, mukha naman parehas. Ligtan rin natin. Ayan. So, nakalagay dito. Huh? Nasaan ang power stage niya? Sa kabila? Sa kabila. Hindi pinakita yung power stage. Okay. So, memory. Para-paras lang naman siya na memory. Yeah, so, mukha naman parehas. So, may mga ano dito. Okay. Tapos, may ganon. Transistor. So, ito yung power stage niya. Siguro. Makikita dito. So, wala siya nakasulat na ba yan? Okay. Saan na yan? Okay. Lipat, paliktad. So, ito ay J55. So, tingnan natin to. J55. So, iba nga yung design. J515. 510 yung nandito. Tapos ang nakalagay, iisa. Isa lang nakalagay? Ha? So, meron ditong butas. Ay, iba nga yung design. Dito, may pan dito eh. Wala, pero wala dito nakalagay na ano ng pan. Saan ba ito mga ito? Sa pan? Sa pan siguro ito. Okay. L618. J1. Try natin sa J1. Nasaan ang J1 niya? Ha? Ito siya. Ito yung power niya. Dito siya nakalagay. Sa ibang design niya. So, diba? Schematic tayo. Mas mabilis hanapin kasi sa board view. Kasi kita mo yung itsura. Mas mabilis yung ano siya, proceeding. So, find. Ang nakalagay dito ay J1. Wait lang guys. J1, J2,
Try natin sa J1. J1. Where is it? Nasa na? Twelve volts power stage. Yan sana. Ito yung 3.3. So, exit to power 1, power 2. Try natin power 1. Power 3. Asan ba ang power 3 naka-assign? Tutom na ako. Okay, 50, 12. Sana. So, 12 volts. Wala ding marking pala ito sa ano. Walang marking sa mga coil. Wala siyang printed sa ano eh. Sa mga, sa PCB. Baka dito.
Nasa liban siya. Checking talaga, manual checking. Walang pangitain ano. Lagay mo lang dyan. Siguro nililinis na ito ng may-ari. Hala, hindi ko siya makita nga na eh, kung saan siya may sunog. Wala, wala siya nagpapakita ng ano. Talagang may short circuit. Kasi ang last ano natin dito, mag-voltage injection tayo. Yun yung pinaka last test. Last try natin. Kasi walang nagpapakita na ebidensya sa na ano siya. Mayroon siyang ano. Kasi malimit naman nag-ano lang siya eh. Kakaroon siya ng factory flux. So kung nilinis na nga naman siya, edi wala na talaga. Hindi nahirapan talaga tayo. Kasi may mga ganyan eh. May mga ganyan siya. Basa-basa siya. So pag ano naman kasi, posible namang minsan kasi customer, hindi nagsasabi ng totoo minsan eh. Minsan sinasabi nila yung mga una nilang mga nangyari. Pero yun pala napagawa na nila sa technician. Ganun kasi nangyari dun sa repair ko na ano eh. Na dalawa, na RTX 3090 MSI at saka
MSI sa gigabyte. So, sabi, ang sinasabi nila, yung unang nangyari, pero yung hindi niya sinasabi, yung nanggaling na pala sa technician. Ganon siya. Kaya, ligaw na ligaw. So, wala siyang printed on board. Nahirapan ako mag-ano, locate. Mag-locate ng 12 volts power rail. Gaya dito. So, wala siyang naka-marking kung ano siya. Kung saan siya papunta itong 8 pin. Kasi alam na natin shorted yung 8 pin sa last. So, pan-checking dito siya. Ito siya. G512. DC jack. So, ito siya. May out siya dito na 12 volts, 12 volts. Pero yung kanyang anang. Kasi ito, resistor to. Liliban siya. So, try natin yung pinaka-basic. Kung nasaan ang 12 volts. Siguro ito yung BCN. O sa kabila. So, ito yan eh. Ha? Diode. Mati ba yung mga reading niya? Bakit baliktad ang reading? Dapat short circuit ang reading ng mga to. Or mababa ang ohms. Bakit siya may ano? Ha? So, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tingnan niyo yung reading, guys. Okay, dito natin sa ground. Maka iba yung pinapasok na reading dito. Okay. Ay, tika lang. Parang mali. So, naghahanap ako ng naghahanap tayo ng short circuit. Nasaan yung short circuit natin? Okay, so meron dito. So, itong tatlo. Hirapan ako ah. It's very, very hard. Okay, ito yung tatlo talaga. So, yung tatlo. So, dito. Try natin dito. Okay, hindi naman to. Ah, mali yata. Dito yata tayo. Maligtarin natin.
microscope nga at nahirapan ako. So, microscope natin. Ayan. So, 1, 2, 3. Ayan natin to. Saan ba to? Dito siya. Mahirap hanapin pag ano. Yes. Okay. Yeah, so mas maganda may mayroong microscope. So, okay, dito. Microscopin natin siya. Okay, not shorted. Okay, medyo mababa ang reading. Dito sa area na to. Oh, naglalaro yung reading. Okay, may short circuit. Same dito. Okay, good. Very good. Very good. Okay, dito may dalawa. Lagyan natin ng pintel pen. So, markingan natin siya. So, from there, so start tayo dito. So, okay, good. Okay, 1, 2. So, good na siya. So, ibig sabihin itong dalawa na to. Lagyan natin ang marking here. Okay, marking. So, ang problema niyan, isa-isa tayo. Ito yung mahirap sa ano eh. Sa gantong repair. Kagaya niyan, wala siyang pangitain na short circuit. Napaka-hidden ng ano, charges. So, dito, shorted also. Okay, good. So, ibig sabihin, 1, 2, 3. Isang paste na to. Nandiyan yung short circuit natin. So, lagyan natin ang marking. This is a 3 paste. May mga buhok siya na ano. So, tatanggalin natin yan. So, ito lang yung mahirap i-repair pag ganito, kagaya nito. Masyado siyang marami. Pero, wala tayong makita ng ano eh. Itong isa, tignan natin to. Itong ito ay shorted. Ito. 6620. So, try natin to, baka ito. So, ito siya. Ang ano sa baba. Yeah. I think ito. Ito may 3 pin. Baka ito lang isa na to. Subukan natin. Kasi malimit. Ganun siya eh. Yung sa may mga BRM lang bumibigay. So, tingnan natin. Ayan o, shorted siya dito. Ayan. So, meron siya, yan yung paces na ano. Okay, gutom na. Hapdi ng tiyangko. Super hapdi, ayan.
Yeah, so yun yung paces na ano natin. So mag-isang oras na agad tayo, katitingin pa lang. So ngayon mahirap siya guys eh. Pag ganito, super hirap talaga i-repair yung mga, kasi inano ko yung ebidensya na ano. So possible na baka nalinis na siya ng customer. So meron na tayo dito, marking. Ayan, as you can see. So nilagyan ko na dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6. 6 yung pieces na power stage na ating bubungkalin, tatanggalin natin yan. Yan. Yan, connected na yan. Kasi wala dun sa palibot nila, sa base sa inspection natin, wala tayong nakita na issue. So, ang hirap lang nito guys tanggalin. So, isasalang ko siya sa machine. Kasi this is a very sensitive video card. Then, mataas yung temperature na requirements para siya matanggal. Ayan. So, tatanggalin natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. 1, 2, 3. Yan. Yan, guys. Tatanggalin natin yung 6 na piraso. Wala talagang evidence na makita, guys, na sa tagiliran. So, possible ito. Baka nilinis na nung customer. Yan ang ano. Kasi may mga liquid kasi siya dito sa likod. Ito, oh. So, baka nag-spray siya ng mga pang-sprayer. Tapos, hindi naman niya nilinis kasi eh. Kasi may, parang nangyari, yung gabok niya, yung alikabok, yung dust, ay dumikit lang dun sa sprayer na ginamit. Yun. Tapos, may mga ano siya, yan o. Oh. Kung palagay nang galing sa residue ng thermal pad, pero I think may, kung hindi siya nilinis, issue siya ng liquid damage or moisture na galing sa computer, ganyan, anong lumamig, baka natuluan, ganyan, something ganan. So, yun yung ano. Yan. Yan. So, ang gagawin natin dyan, sasala ko siya machine, then update ko kayo later. For after remove, isa-isa natin siyang iti-testing. Ayan, so ito na siya guys. Natanggal ko na yung ano, yung kanyang boss pet. So, ang nangyano dito guys, ang nangyari dito, so, ito na lang yung tinanggal ko. Ito yung natanggal ko na tatlo. So, nandito yung shorted niya sa tatlo na to. So, dito, hindi na natin siya tinanggal. Yung may check natin kanina. So, hindi naman shorted yung dalawang MOSFET dito. Then, yung dito, hindi rin siya shorted. So, yung dito lang po yung shorted na tatlo. Yan. Pag tinester natin siya, yan. No shorted na po siya. Yan. So, medyo mahal lang itong piyesa ng ganito kasi this is a for MOSFET for 3080-3090. Very, very expensive GPU. Very, very expensive parts. Yan. So, medyo mahal lang talaga siya. So, kaya, pag-testerin natin yung 12 volts dito, guys. Yan, mapansin nyo. So, may mga reading na siya kahit dito. Ayan. So, may reading na siya. As you can see. So, shorted is gone. Okay? So, we need to replace. Ayan. So, kailangan, yan, pag-replace natin, hindi natin kailangan ng rebooling machine. Kasi, ang ginagamit naman natin ay slow melt solder. Yan. So, ito nang gagamitin natin. Low melt solder. Para mabilis lang siyang ikabit. So, ito yung napalitan, guys. Ito yung nasira pala na tatlo MOSFET. So, shorted siya. Then, change value yung dalawa. Bumagsak na yung value. So, ibig sabihin, malapit na rin siya masira. So, kailangan natin siyang palitan. Kapag hindi natin kasi siya pinalitan, gagana siya din mga few stress test. Bibigay na siya, puputok na siya. So, medyo tagal yung video natin kanina. Mabot na isang oras mahigit. So, ang nahihirapan lang ako kasi kailangan natin mag-decide kung ano, kung alin yung shorted. Kailangan hanapin. Then, try ko si schematic. Medyo mahirap yung finding kasi wala siyang printed on board na kung ano yung paglo-locate natin. Yun ang nahihirapan ako. So, wala kasi siyang nakasulat sa board. Hindi gaya ng ibang video card meron. So, yung mga ano kasi, mga video card na, yung Eagle kasi na 3090, Eagle version. So, magkaiba siya ng ano, power sequence ng PPS. Yung input, power external input, pare iba siya. Dalawa lang yung ginamit sa Eagle na 3090. So, dito is tatlo siya. Itong piraso. Yan, yung power stage niya. Tatlo dito. So, mapansin nyo yan. Tatlo. 1, 2, 3. Tapos, gantong design. Tapos, yung latest version kasi siya na 3090. Yung mga huling labas nila. So, hindi na ganto yung power stage. Yung nandito na siya sa unahan. Dalawa lang. Yan. Tapos, yung manipis siya. So, ito, siguro mga unang version to,
or ibang version, ganyan, depende sa ano eh. Wala nakalagay na version dito, pero yung nasa ano, yung nandun is kasi yung mga latest version po, hindi na ganito karami yung memory. Yung ginamit nila 2GB na bawat isa. Ito kasi ay DDR6X. Yan. So, yan. Ang kinasira nito guys ay ano siya? Over tawag dito. Ang pinakasira niya is residue thermal pad expired. Yan. Saka gabok. So, hindi natin alam kung anong execution ang nauna. So, yan. Yun lang yung ano natin. Base sa ebidensya nakita ko. So, ang gagawin na po natin dito ay papalitan natin siya ng MOSFET. So, meron na tayong rating pamalit dito. So, medyo lumahal lang yung ganitong MOSFET. Super mahal. Sa mga 3090, tas mahal. So, in-order natin original. Yun lang yung ano sa ganito, medyo may kamahalan. So, ganun talaga, mahal din naman kasi yung video card, kaya mahal din yung ano. Saan man nakakita na murang MOSFET. Tapos, ang video card mo pagka mahal-mahal. Natural, mahal din po siya. Ganun talaga pag mayayaman naman kasi yung gumagamit ng ganitong video card, may mga pera. Kaya talagang hindi kataka-taka na mamahalin yung mga gamit nila. So, lagyan natin siya. So, yung mga pin, ito yung, saan ang pin 1 natin? So, dito ang pin 1. Madudumi na kasi siya. Ito. So, ito yung pin 1 natin sa dulo. So, ibig sabihin, pag nilagay natin, so, ito ang pin 1. Yeah. So, ang anahin natin ay temperature is ano lang. 500 tapos 700. 70. 70 yung ginagamit ko guys. 70 ang air. Yan. Yan yung aking ginagamit kapag ano. Nagaano to. Tapos didiinan ko lang siya. Para. Yan, so hanggang sa kumapit. Kasi pag hindi ko siya dininan, tatalbog siya. Yan. So, antayin lang natin yan, mamula yung flux. Tapos, kakapit na yan. Pwede na natin siyang iangat pag ganyan, tabikasan na yung paligid. Para pumosisyon siya. So, unahin natin dito sa may dulo para hindi masyado mag-absorb ng heat. Yun yung PCB niya para mainit na siya. Sana hindi nag-freeze ang bias nito. Sabi ng customer, may display daw sa kanya. So, kanina tinesting ko, parang walang display. So, hindi natin alam. So, tatry natin mamaya, malalaman natin yan. Yan, gumalaw na siya. So, ang gagawin lang natin dyan, halagyan natin ang, ididiin natin siya para siya ay dumikit. Tapos, yung ilalim niya, yan, dumikit dun sa PCB. Itong mga ganito, matitibay na MOSFET to eh. Talagang kailangan ng mataas na temperature bago mo siya mapalambot. So, next natin, sa position niya ay ganon.
ito gano'n ang position. So, lagyan natin dito na. Ayan. Lumal solder na yung ginagamit ko. Para maganda. Para mas mabilis. Tapos, ganito yung position. Bitaw. Tapos, didiinan lang natin siya. Didiinan lang natin siya dito. Para banda yung position niya. Ayan. Pag ganyan, pwede na natin siyang i-release. Na tumigas na yung sa paligid. Para gumalaw yung MOSFET. So, kailangan gumalaw yung MOSFET. Yan. Ay, umipod na siya. Yan. Umalay na siya sa ayos niya. Tapos, pag ganyang umalay na sa kanya, saka natin siya ididiin. Ididiin natin siya para na-press. Then, lumabas yung mga tingga sa ilalim para maabot yung short circuit. Yan. Para magkaroon ng safety. Yan. So, okay na. So, mamaya natin siya i-cleaning sabay-sabay na. Para hindi siya magkaroon ng overheated. Tapos, next yung isa naman. So, tama naman yung position natin. So, yun yung pin 1. Okay. Tapos lagyan ulit natin siya ng ito. Lumet solder. Okay. Tapos konting press. Para hindi siya gumalaw. Kasi sasayaw siya pag hindi natin lagyan ng press. Ng tapos yan. Pagka nagkaganyan na. Bitawan na natin para umalayin yung kanyang MOSFET. Para sumayaw siya. Para umalayin kasi hindi siya pantay eh. Mapansin nyo. Yan. Yan, gagalaw yan. Yan. So, gumalaw siya. Nagkaroon na siya ng alignment. P1.
Okay, so pa-press natin, palamigin natin, tapos press. Para yung nasa ilalim na tinga ay lumabas. Kasi magkakaroon na niya ng short circuit kapag hindi natin siya pinirest. Kailangan dumikit siya dun sana eh. Sa PCB. Tapos, so re-retouch na natin siya. Yan. So, retouch. Retouching na. Papalitan ko lang yung ating ano, tip ng panghinang. Parang ano ah, wala na akong tip na malapad. So, alam, bibili na tayo ng tip. Yung tip ko kasi ay ganito lang. Yung may pandugsong. Ito yung original na binili ko. So, nawala kasi yung isa na laglag. Ayan. So, baka bumili pa ako ng isang panghinang na ganito. So, nasa 8,000 din to. Ayan, lalagyan natin siya ng flux ngayon. Para sa retouch. Kapag ni-ano natin yan, tapos ano natin yan, re-reflow ulit natin ng pang-hot air para umalign siya ng maganda. Tatanggalin lang natin yung mga excess. Excess na hinang. Ligo na ikaw. Good job. Huwag na't may panghinang ako, oh. Bata ka dyan ng bata. Diyos na. Muna. Ligo na eh. So, retouch lang guys. I-retouch lang natin. Para maganda. Kailangan kasi maganda eh. Tapos palitan ko ulit ng panghina ng tip para maganda yung ano.
So ito magkakatabi naman to. Walang problema. Tumalaga itong likod na to. Tapos ito. Tapos, reflow. Sa reflow natin siya. Para yung ano niya, gumanda. Yung mga pins niya. Okay. So, antayin na lang yan. So, stress test na lang natin mamaya. Yan. So, testing na lang natin siya for a while. Lalabikin muna natin siya. Hello, good afternoon. So, ito na po yung ating natapos na repair. So, this is a high expensive GPU. 24GB po siya, DDR6X. So, issue niya, no power yung kanyang 6-pin. So, ito yung mga pinalitan, thermal pad. Tapos yung pesa, tatlo. Yan, shorted yung kanyang 8-pin. Yan, ito siya guys.
Yan. Bali ang issue nito, shorted dito, tapos ito meron siyang display pag dito. Kailangan siyang monitor, walang display. So ito yung shorted. So okay na siya. Yan, gumagana na. Running na siya. Games. Yan. So yan lang yung temperature niya, as you can see. Yan. Okay naman siya. Yan. So, perfectly good. Okay, nasa na yung ating mouse. So, ito siya yung specs. Yan. As you can see, this is a Gigabyte RTX 3090. Ayan po. DDR6X. Micro yung memory. 24GB. Yan. 384-bit. So, yan. Okay na po siya. Running na siya in good condition. So, yan. Na-try na natin sa games. Ang oras natin ng repair. Ayan. So, mula kaninang umaga. So, success. So, may vlog tayo nito sa YouTube channel. Yan yung mga pinalitan. So, yan. Okay na siya. Yan. So, naalala ko lang, may nagpagawa nito sa akin dati. So, share ko lang, yung nagpagawa sa akin to, gandong modelo din. So, nag-disguise pa yung may-ari. Kasi takot na takot magpagawa sa, magpagawa. Kasi baka daw siya ma-hold up nung video card niya. Kasi mamahalin daw yung video card niya. Alala ko pa yun. Nag-disguise yung may-ari, nagpagawa sa akin sa Antipolo City. Yun, tapos tanong sa akin is, nung may-ari ay sabi sa akin ay, "Sir, hinuhold up ba yung ano, pag may dala kang video card na gantong mamahalin?" Tanong niya. Natawa ako dun eh. Sabi ko sa kanya, "Sir, hindi sir. Ano naman yan? Hindi naman niya kilala ng hold upper. Maliban na lang kung may nag-tip sa'yo na ganun. Nandito sa hold upper na hold upin ka." Yan. Yung takot siya eh. Na nagpadala sa akin. Tapos nung huling balik niya, nung pagguha, nung na-repair na, nakapantalo na siya. Nung una, naka-short lang. So, takot siya eh. Baka daw ma-hold up. Mamahalin kasi yung video card niya. Nung wala pang ano, 4090. Mahalin kasi yung mga 3090 dati. Nasa 90 to 100,000 yan. Ganyan video card. So, okay na siya. Working na po. Ganda niya, oh. Yan. So, may ilaw-ilaw pa siya dito sa taas. Yan. So, ganda nito video card na to. So, mamahalin ito ng mga panahonan nito. So, okay na po siya. Yan yung repair natin. So, ang pila natin yung repair, ito na lang. So, dalawa na lang. So, may parating pa. Ongoing pa yung isa. Ayan. So, sinonic cleaner din natin yan dito. Nalagay natin yung machine na yan. Yan, sinalang natin sa Sonic Lira. Okay na siya. Temperature niya, 100% good na po siya. So, yan yung ating mga ni-repair dati. Mga sira. Yan. Mga power disposal. Yan. Yan ang mga video card natin na ni-repair. So, okay na. Perfectly good. So, ito ay ready na para sa pickup ng may-ari. So, nag-bike lang yung may-ari nito. So, yung may mga dala ng mga mamahaling video card, nakabike lang. Yan dati na natatawa ako dun eh. Nung sa Antipolo pa ako nagre-refer. Takot daw siya. Baka daw siya ma-hold up. Nung kapanahon ng mga to. Video card na to. Yeah. So, yan ang ating sharing guys. Okay na siya. Yan. Nakaroon sa games nandito yung sa monitor. Okay. So, hanggang dito na lang yung ating repair. So, may vlog na ito sa ating YouTube channel. Visit nyo lang. Workshop Fix. Yan. So, YouTube channel. So, naka-vlog yan. Paano natin siya na-refer. Ang problem niya na ay shorted yung kanyang pang tatlong 8-pin power supply. Yan. So far, okay na po siya. Yan. So, ganito na lang po ang ating ni-repair. So, salamat po sa inyong panonood. So, see you on the next video. So, susunod ulit. Bye-bye.